So after po tayo nakapag-hari ng mga kanta sa ating namahal na Kuya Ramil, magbibigay po ng konting message po dahil po sa mahal niyang pamilya, ang Morning Choir. So kaya tawagin natin si ang pinakamalakas sa lahat, si Ma'am O. Pinakamalakas si Kuya Ramil. Magandang gabi po sa ating lahat. Kaya sabi ni Brother J.R., ako yung malakas kasi sabi ni Brother Ramil ay hindi maunahan ang iba. Kaya yun ang, kaya kami ay nakakapag-maritest muna bago kami magsimula ng pag-awit. So, ano sasabi ko po, ako po ay isang taon pa lamang sa Morning Choir. Subalit, ang pakikisama ni Brother Ramil ay parang taon na. Ilang taon na ang ano. Sapagkat si Brother Ramil, yun nga ang sabi ko, napakamalalahanin. Walang kahit buto ng kasoy, nilalaga. Para lamang langka. Buto ng langka ay inilalaga. At hilaw, inog, luto, binangi, anumang klase ng saging na saba ay natikman namin kay Brother Ramil. Kaya yan po ang makakapanibago sa aming samahan. At kami nga ni Tita Agnes, si Tita Agnes ay pag kami nagkakaistoryahan, sabi agad ng Tita Agnes, aba, ang aking kuya ay nagluluto. Sabi ka ng aking kuya, ay isa lang ang kukunin mo at yan ay dadalhin ko sa aking mga chicks. Kaya sabi ng Tita Agnes, aba, ay ang ako ika ay tinasahan ng aking kuya at dadalhin garaw niya, Tita Lolit, dadalhin niya sa kanyang mga chicks. So, si Tita Marlene naman ay siyempre, kasama rin ang Tito Ramil ng Brother Ramil sa pag-prepare ng ano, ng yung mga saging, no? Kaya ang kaabalahan ni Brother Ramil ay marami ang mababaguhan. Unang-una na lahat ng membro ng Morning Choir. At kung minsan, pag may hahalili sa aming kakanta, ang dala niyang natitira saging ay ibinibigay pa namin sa kanila. Magandang gabi po sa inyong lahat. So, ang susunod po na magbibigay ng mensahe ay ang pinaka-nanay namin sa Morning Choir. Nanay natin. Yo! Dito na kaya sa ating lahat para sa para ayaw yata ako magsalang dahil
para sa aming kapatid na si Brother Amir. Brother Amir, maraming salamat sa lahat na naginawa para sa amin. Sa aming morning choir, hindi namin makakalimutan ang ginagawa mo sa amin. Lalo na sa amin, pag kami ang na pinalupan lang, pinalatana lang ka. Dati, meron na po sa amin lang ka. Sabi ko, oh sige, itilan mo ako ng 2 kilo agad. At na, pagkasi, nauna sa amin sa simbahan, ay di, dala na niya ang mga gamit, ang mga pagkain na aming memeryandahin. At talagang alaalang-alaalan niya kami. Kaya naman, Brother Ramil, saan ka man naroroon ngayon, huwag mo kaming kalimutan ang mga morning choir. Mahal na mahal ka namin. Kung wala ka sa amin, mababaguhan kami. Dahil lahat ang panapin ka namin, magkakamitalo na sa simbahan. Dahil alam kong isa rin sa nagdarasal para sa ating samahan. Alam kong hindi mo kami pinababayaan. Lalo na sa oras na ito, ang minarin ito sa masama para mag-alay sa iyo ng mga panalangin, mga awitin na siya namin natutuhan sa aming coordinator at pati naman ikaw, kayo din. At ang mga gamit mo na dinadala para lang gumanda ang aming pagkanta. Maraming salamat po. Sinatawagan din siya na magbigay ng mensahe yung kanyang nakasama sa charismatic. So, kahit siya bago pa sa morning choir, pero si Brother Amir ang isa sa nag-recommend na sana makasama si Tito Weng sa morning choir. So, ang mensahe galing po sa Tito Weng. So, magandang gabi po sa lahat. Ako, ito na po ang para sa charismatic. Alam mo na, Brother Ramil, kung gaano na ka-oldest ng ating kasama sa charismatic, kaya inaaw ko na yung kanilang absent. Kaya pinilit ko talaga na yung the whole na siyang na araw ay sana ay makumpleto ko. May absent nga lang ako. Bukas. Si Brother Ramil po ay una ko pang nakilala talaga ay sa charismatic. Siguro po ay mga mid-80s. Dahil po nag-start naman ang charismatic dito ay 83. Na siya po yung laging kasama sa seminar team dahil isa po siya sa speaker. Hindi ko lang ang matanda kung ano ang topic niya. Praising. Wow. Praising. Kaya siya ay siguro ay blessed na blessed dahil yung pala ang naging topic niya. Praising the Lord. Na yung po ay talagang malawak ang sinasakop. At medyo ako po ay nag-ibang bansa kaya hindi kami gaano nang nagkaroon ng pagkasama-sama sa mga gawain. At nung ako po naman ay mag-for good na, pero po noon ay meron po kaming siguro ay walang nakakaalam noon na siya at saka yung isang kasama namin sa charismatic ay tinulungan niya na manligaw sa amin. Si Brother Ramil po ang naging tulay niya dahil may sasakyan daw na motor. Siguro po yung motor niya pa hanggang ngayon ang ginamit noon. Kaya Brother Ramil,
maraming bagay na nakatatak sa aking puso na ginawa mo, na nakita ko sa iyo the way na maglingkod ka sa ating Panginoon. At pagdating ko naman sa morning choir, nandoon lagi ang ating kasayahan, dahil pagdating pa lang sa choir loft, andun ka na, may nakahanda ka ng anumang klaseng mamimeryenda. Hanggang sa maging ng butungan ng langka, napaborito din naman namin, na iniisip namin yung Ikas Kanyas ng Pilipinas. Kaya, sa mga nakita ko sa iyo, lalong-lalo na ang pagiging mahusay sa music, lalo na sa tempo, hindi ko makakalimutan yung biglang pagtingin mo sa amin, basta medyo na una-huling sa tempo. Kaya, Brother Ramil, maraming salamat. At naway, sa mga sandaling ito ay alam namin na sa dami ng nagdadasal sa'yo, haharap ka na sa ating Ama sa langit. Paalam sa batid at hindi kita makakalimutan. Isa pang tutawagin natin sa grupo, siguro yung coordinator po dati ng morning choir, si Konsihal Emma Capula. Ito sa akin yung sila. Parang noong nawala ko for 5 years sila ang nakakasama. So, atin pong kainan. Ayakan. Gandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay mga kasama ni Brother Ramil ay nasa mahigit na po kami dalawang taon na morning choir. Ang masasabi ko po sa kanya, mabait siya sa akin. Lahat po ng kanyang invited ko, nandoon po siya sa akin. Kahit po siya nag-iisa, lagi nga sa bahay. Pagka po siya ay may prutas na pinagbibili, sasabihan agad ako niya, sa Facebook niya, ay mayroon akong gana rin langka, mayroon akong gana rin bayabas. Gusto mo ba, saging? Sabi ko, sige, hindi lang ako makakaalas kasi ako niya tutuloy sa parang ngayon. Ang sabi niya ay, oh, dalhan kita. At tapos siya po naman ay talagang napakaayos kong kasama. Sa ngayon po, kami ay mababaguhan talaga sa araw ng Linggo. Nung po siya'y magkasakit, ay hinahanap-hanap ko po siya. Sabi ko, bakit kaya nagkagayon si Brother Ramil? Bakit hindi siya natutog ngayon? Eh, kasaya-saya naman lagi pag araw ng Linggo. Pero sa ngayon po, eh talaga napakalukot po namin. Dahil sa pagkapangyari po sa kanya, hindi po namin inaasahan na siya ay bumigay ng ganyan. Napakabilis po ng pangyayari. Yun naman po ang aking masasabi. At yung mga Brother Ramil, ikaw ay bumakakalimot sa morning choir. At kami naman ay gayon din sa mahal. Maraming salamat. Kuya na hindi makakalimutan si Kuya Ramil sa kanyang ginawa. He is considered a silent worker. Si bagay tapos na Jeremy, sorry ha napapad eh bitibayan lang do pero we, hindi namin makalimutan itong aray namin sa iyong kanya. Thank you.
sa kanyang buhay si basta yung kanyang mga inaalagaan ng mga apo. May numero o may number sila para sa kanilang lolo. Let's tigil natin. Hello. Because of who I am, because.
So, at this point, si Marlo, meron si Marlo'ng special number. Marlo. Si Marlo, since nang umuwi ang kanyang lolo from the hospital, talaga hindi na pumapasok. Nag-aalaga doon sa kanyang lolo. So, yun ang ramdam talaga ng ramdam niya Marlo yung pagmamahal ng kanyang lolo sa kanya. Kaya ganoon lang ang kanyang feeling sa kanyang lolo. Kaya siya ay magbibigay ng pasalamat kay kanyang lolo. Stop! Dance! Yeah! Hello? Okay. Ready? Okay. Dance! Yeah! Ikaw daw, hindi ko may ikaw naman daw.
Hi, live. Jumbo at dog, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Hi, live. Marlo. Beer. Oh, dance. Let's na. Ay, kinukupa ng eng. Makapos, yan. Ay, huwag naman yung ay. Thank you, Marlo. Magandang pagmuhay talaga. Isa pa. Hingi lang tayo ng konting message from the family, member of the family. Tia, kaya si Tia ay, tuntua si Kuya Ramil nung si Tia ay napapasok sa district. Kwento sa akin. Sabi ni JR, ang laking biyaya ngayon gumagin sa akin. Ay, ito, pinakita pa sa akin kayong papel na yung appointment letter kay Tia. Tuntua siya talaga. Talaga siya igual. Ay, di ba? Sorry. Pero si Tuntua. Sorry. So, ito si Pia. Alam, baka masipa na yun. Ano nga, mahuhay. Natin na siya yung masayahing tao. Kami may nagpapasalamat at tinignan siya ng first ng pagkakataon na pabawi yung
sana niyan. Salamat din po sa mga taong naging instrumento para sa iba, pagiging pagkagay sa simbahan. Maaga man po tayong iniwan ng ama. Siya naman po ay, pinili ko naman po ay kota na siya. Kung ano po yung gusto niya sa buhay, na-achieve naman po niya. Ang San Paninyo, ang San Pedro, makapagiging pagkagay sa simbahan. Mahalin ang inay ng sobra, sobra. Masiguradong kami ay secure. Hindi ko din po expect na ganito karami yung magiging yung magmamahal sa ama kasi kilala nga po ako ng maligali. Thank you, Tia. Salamat din sa inyo sa ating pagsisara ng ating programa. Ito ay napaka-konti na pasasalamat po kay Kuya Ramil sa aming pagsisama sa Morning Choir. Tuloy na napakasaya po namin pagkakamil na kasama sa etre sayawan, kantahan, kulitan, kismisan, tawag dito, kampulhan, kasama na yun. Ano, kasama sa samahan nyo. So, ito ay lahat po ay, itong kantang ito, lahat po ay tinataas namin sa ating Panginoon Diyos. Kasama po ang kanyang kaluluwa na para po, ito ay kanta para po sa kanya.
Panginoon natin Jesus Cristo, na tayo ay magkakahawak ng kamay bilang isang pamilya, isang paalala na tayo ay dapat ang mamahalan, lagi nag-uunawaan, at lagi gumagawa ng mabuti habang tayo mabuhay. Sa inyo sa pag-iisa sa programa ito. Salamat po, Yaramil, at kami sinamahan mo rin.